ni Mel Robles mismo. Okay? Yang pideya na yan na paano na yan, wag saktan o arborin. Inarbor na yan. Anong gusto nyo? Umpisan nyo muna ang mga kalaban sa loob ng Pilipinas. Bago kayo tumawid sa China o makipagbangbangan dyan, umpisahan nyo ang tunay na taksil, tunay na traitor. Sino? Andyan sa Malacanang. Yang buwakan ng inang Lisa Tanas, yan ang punot dulo ng gerang magaganap, kung may magaganap. And I hope not. Diba? Dahil wala silang pakialam sa inyo. Ulit-ulitin ko, once na nag-churba na itong gusto nilang kaguluhan, kayo ang kawawa. Mga kasundaluhan, mga Pilipino, mga nasa gilid na mga area niyan, matuto na kayo sa history. Balikan natin, basahin ninyo, kung hindi nyo pa nababasa, ang The Battle of Manila, di ba, panahon mga gera, balikan nyo yung high school notes ninyo. Okay? Balikan nyo lahat. Hindi po tayo mananalo sa gera. At sabi ko, paulit-ulit tayo, hindi nga kayo makabakal sang ulam, hindi nga kayo makabili ng mga bugas ninyo na sobrang taas, magigyera pa kayo. At gusto kayong, well, I know it's hindi kayo palangga. Magigyera pa ang gobyernong ito. Yun ay kagustuhan nila. And now, mga kababayan, recently, punta tayo sa, I think may katanungan pa ba kayo yan sa gentleman's agreement? Baka may nakalimutan ako. Maybe you can comment. Dahil pupunta tayo dito sa, pangalan nito, dito sa apat na malalaking grupo ng mga dating loyalista na ginigipit o hinaharang mga palangga. Okay, hinaharang ng mga mayors sa Bulacan. Ay, ito, basahin natin. So ngayon, mag-message sa akin ang mga leaders nitong apat na malalaking grupo na dating Budol loyalist, Marcos loyalista. Ngayon, dahil sukang-suka na sila, mga palangga, ay nagpabatid sila sa atin na hinaharang ng gobyerno ni Lisa Tanas. Mga kababayan, patayin ko lang. Okay. Yung message. Okay? Hinaharang ni Lisa Tanas at ng gobyerno ang mga permit sa mga rally. Kaya binanggit ko kanina, itong ginawa ng PCSO na pagbigay-bigay kay sa Mayor Belmonte na very dilawan niya, hayop na yan, yan maaring ito ay isa sa bribe para wag bigyan ng permit yung mga magra-rally sa mga susunod. April, mag-resume na yata. So ito sabi sa akin, hello, Madam Maharlika. Okay? Okay. Pakisabi po sa inyong mga followers, di ba? Apat na malalaking grupo kami po ng mga Marcos Loyalist na lalantad at hindi na namin masikmura ang nangyayari sa ating bayan. Pakisabi sa ating mga kababayan na ayaw po kaming bigyan ng permit ng Bulacan, hindi na binanggit kung sinong mayor sa Bulacan, ng Bulacan mayor. Kami po ay magagawa, okay? Magagawa o kilos ng malaking rally. At pag hindi po kami pinayagan ng bigyan ng permit, ay dadali namin ito sa Human Rights Commission. At para makita din ito ng United Nations, dahil binubusalan po kami ng administrasyong ito. Kami po ay malalaking grupo na mga dating Marcos loyalist. Ipaglaban po namin ang freedom of speech, freedom of expression, and our rights to assembly. Kaya sabi niya, paki-expose po ito sa inyong vlog. Kami po ay lalabas na. Kaso ayaw po kami bigyan ng permit. Dati naman nung kami, ito, wala tuloy. Dati naman po nung lumalaban kami, kasama namin si Kuting sa electoral protest dyan sa COMELEC, wala po kaming, hindi po kaming pinipigilan ng Duterte administration. Nandyan po kami, araw-araw nasa kalsada, pero walang nanggigipit sa amin at walang humaharang sa amin. Kaya pakisabi po sa inyong mga viewers. See? Di ba sinabi ko na yung nakaraan sa inyo? So, ganitong hayop na to. Okay? Ganito kahayop ang gobyernong ito. So, actually, may nakausap ko, short message lang, short voice ko lang nag-usap kami, na kapag hindi daw sila pinayagan, ay dadali nila sa whatever, sa kalsada, kahit bawal, kahit ayaw sila bigyan, ay mananawagan sila at lalabas ang taong bayan. Nakita nyo na alarma mga putang inang to. Di ba?
Yung maisog, ayaw din sila bigyan ng permit. So, ginigipit. Anong ibig sabihin yan? Suppression of freedom to speak up, freedom to assembly, freedom para sabihin niyo sa taong bayan ang pagiging sukang-suka niyo sa gobyernong ito. Ganyan po ngayon. Takot na takot ang mga bangag, sabi ni Desiree Daylan. Okay? Sabi ni Selma, the problem Filipinos is to forget our history. Overseer na niluklok si Adi Kuting at Mega Buhayang Lisa Dam. Ayun na nga palangga, nagkamali tayo and I hope this is gonna be our last na pagkakamali na no more Marcos Romualdez Araneta. Thank you, mga palangga. Grabe, martial law na talaga ginawa sa atin, sabi ni Filomena Villanueva. Yes, martial law talaga. Ayaw sila bigyan ng permit. Doon sa mga dating loyalista, kayo po, alam ko malalaki kayo, huwag kayo matakot. Sumabay kayo sa maisog para maganda, makipag-coordinate kayo sa mga leaders para maging peaceful tayong lahat. Hindi magwawagi itong mga hayop na to. They're not gonna win. Diba? Kahit anong pigil nila, even yung mga inuutusan nila kasabwat ni Lisa, ni Marcos Jr. na huwag kayo bigyan ng permit, later on, mag-withdraw of support yan. Believe me. Darating ang panahon na yung mga yan na maaring takot o nakikinabang sila, ma-realize nila sa buhay nila, sa baka sa pagtulog nila, maisip nila na mali na ang ginagawa nila. So let's look forward na hipuin sila ng Diyos kahit papaano, kahit demonyo sila, hipuin sila ng Diyos na bigyan kayo ng permit dahil karapatan ninyo ang magsalita. Kalapatan ninyo na mag-assemble dahil sukang-suka na kayo sa hinayupak na pulboronic government na ito. Pinipigil. Diba? Yung sa Diwasang Bonifacio, hindi naman kailangan ng permit. Kaya nga, ang gawin natin, mga kababayan, kayo mga dating budol, loyalista, ay ako ang pinakauna talagang aklas laban sa kanila. Diba? So, makipag-coordinate kayo doon para maging synchronized yung inyong plano at hindi sabog. Okay? Dahil ang plano ni Lisa Tanas ay patahimikin kayo lahat. Look at the mainstream media again. Diba? Hindi nga kinover ng mainstream media ang KOJC na rally sa prayer rally sa Liwasang Bonifacio. Kaya sabi ko, paulit-ulit ko kasi Lent tayo ngayon. Diba? Huwebes Santo. Alam ko, kahit anuman ang reliyon ninyo, yung mga naniniwala sa Supreme Being, naniniwala na may Diyos, ang gusto nyo sa buhay ninyo pag dyan sa Pilipinas ay kaalwanan ng buhay. Katahimikan. Free from war. My question to you, my dear brothers and sisters from different religious communities. Gusto nyo po ba? Aayunan nyo po ba itong putang inang... I'm sorry dun sa mga religious, so sorry kung nagmumura ako. I know you're not into it, but this is my personality. Out of my outburst sa hayop. Sa tunay na buhay, hindi ako nagmumura everyday. Nagmumura lang ako sa vlog ko. Believe me. Buha ka ng inang yung mga yan. Okay? Gusto nyo bang ganito? Nakita nyo na, andyan na armado na lahat. Isang pitik na lang ng gatilyo. Isang provocation na lang. Isang bang-bang-bang na lang. Damay kayong lahat. Gusto nyo ba ang mga inosente nyo, mga anak, yung mga buntis ngayon, yung hindi pa ipinapanak ng sanggol, yung kapapanganak, na hindi nila makita yung future, yung ganda ng Pilipinas, napakaganda ng Pilipinas. Ngunit ang tunay na kalaban natin dito, ang mga taksil sa gobyerno. So I am appealing to your hearts. Different religious groups especially. No, walang special. I'm a Catholic, Muslim, lahat po kayo. This is for your future. Ako, nandito po ako sa Amerika. Sabi ko nga, pag nagkagulo po dyan, nandito ako. Wala po ako sa battleground. I'm safe here. Well, there's no... You talk about safety sa mundong ito. You'll never know. Paglabas mo dyan, baka yung hitman ni Lisa, nandiyan dyan na, binaril na ako, di ba? But again, para sa kinabukasan ng inyong mga anak, ano man po ang religious practice ninyo, bulag po ba kayo na nakikita nyo si Marcos Jr. na nag-travel? At sabi ay nagdala ng mga pledges, ng mga investment, pero nag-contradict dahil pinisulong nila ang charter change. Para daw pumasok ang mga investors because of that 60-40
natin 1987 Constitution na hindi makapamuhunan ang mga investor because of that batas. Pero contradicting. Contradicting kasi sinasabi ni Kuting, dina-justify niya ang kanyang travel sa buong mundo, nakakuha siya ng investment. If titignan natin yung narrative niya na kung totoo, which is hindi, na wow, ang daming pledges, why don't we need that charter change? Kung titignan mo yung kanyang statement about the pledges, dami pala pledges eh. Bakit ipupush mo? Bakit sinasabi ninyo na hindi nakakapasok ang investors because of that 4060 in the 1987 Constitution na hindi makapamuhunan ang mga investors? See? Open your minds. Open your heart. The intention of the charter change for them to stay in power. Para tuluyan na kayong babuyin, tuluyan na kayong ilugmok sa karimlan. Question, hindi nyo ba nararamdaman ang kahirapan ngayon sa Pilipinas? Hindi nyo ba po nakikita na nagpa-party sila every, halos every night sa Malacanang? Hindi nyo ba nakikita na kapag may lindol, nagbuwis ng buhay ang ating mga sundalo sa Mindanao? Si Marcos Jr. ay nagpa-flukol-flukulan, nagsakit-sakitan, nagkubid-kubidan. December, pag tinamad po sila magtrabaho dahil bangag sila, naglalabasan sila ng memorandum of agreement na sila ay may sakit. Pero behind the scene, nagpa-party sila sa loob ng Malacanang, bangag sila. So binibigay ko sa inyong mga kamay ang desisyon. Ako, wala na po, no turning back ng buhay ko. May patong ang ulo ko, papatayin po nila ako. Dahil sa expose ko, sindikato ang kinabangga ko. Wala akong bodyguard. Wala akong pera para mag-hire ng bodyguards. Ang aking sandata lamang ay katotohanan at alindong. Okay? Takot-takot mamatay. Lahat tayo mamamatay. Pero dapat dumaban tayo sa katotohanan. Babae ako. Kayo nga, mga bros ko pa kayo. Kayo dyan, mga generals. Ang pupogi pa, o, di ba? Pupogi. Tapos masasayang na ang buhay yun sa gyera. Hello? Di ba? Baka kayo, iba dyan, di pa kasal. Wala pang jowa. O, hindi nyo matikman ang sarap ng buhay bilang pamilyadong tao. I'm telling the truth. Sinasalang kayo, mga bagets. Di ba? Dahil sinasaksak sa utak ninyo na maglilingkod kayo sa bayan. I'm asking you, Napanood yung ba yung Beekeeper? I love that. Okay. May isang ano doon, may isang eksena doon. Movie yun, di ba? Nakapanood. May isang eksena doon, yung pinakala ending na na, yung FBI agent. Okay? Mahaba pag ginawin ito. Basta FBI agent na nakita niya na ang sangkot doon sa phishing scam, yung pag-scam sa mga matatanda sa Amerika, yung mga pension nila, di ba? Sa online scamming. Ang utak, i-shorten na lang natin, ang utak doon ay what? Anak ng presidente. Parang si Lisa Ahas, ang utak sa PCSO, utak sa smuggling sila. Sila lahat magpamilya. So kaya si Beekeeper, okay? Si Adam Clay, okay? Yung pangalan niya doon, tinanong siya yung FBI agent na anak nung in-scam, the reason why pinagbratatatat ni Beekeeper yung mga sindikato. Ang tanong niya, anong pipiliin mo? Law or justice? Diba? Kasi although nilagay niya yung host, siya na, well, that's movie yun palang. Sa movie yun, hindi yun, kumbaga, yeah, you know, pinagbabang-bang-bang niya. Kaya doon ako sabi ko, law, batas, o justisya? Kasi, justisya na siya ang tumapos eh. Yung FBI agent gusto niyang sundin, you know, batas, nakasulat, dadadadada. Kaya nga doon kinakausap ko kayo. Mga batang men and women in uniform. Lahat kayo. Anong pairalin niyo? Yung kadyutahan ng kasinungalingang batas na binabali ng putang inang Marcos Jr. na ito o hostisya para sa inyong mga anak. Ginagawa nilang illegal ang mga illegal. Okay? Ginagawa nilang
legal ang mga kasinungalingan nila at nagtatago sila sa batas, sa law. Diba? Yun yung pangaharas din nila sa akin, sa inyo. Diba? Gumagamit sila ng mga ginagamit nilang kasangkapan itong batas na ito. Pero ang ginagawa nila, tiwali. Kaya gusto ko maging beekeeper. Hindi ako natatabla ng bala katulad ni beekeeper. I wish totoo yun. Diba? Kung totoo yun, I will. Mga palangga. So, tapusin ko na lahat ng problema ninyo. Lahat ng sindikato, tatapusin ko. Kaso, movie lang yun eh. Hindi naman pwede maging totoo yun. Diba? But again, mga kababayan, anong gusto, at bakit ko to sinasabi? Kasi, habang pinapanood ko yun, sabi ko, sana nakikita ng PSG, sana nakikita ng mga tutong kapulisan kung anong susundin nila yung kadyutahang batas na binabali ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas o hustisya para sa Pilipino. Kasi I'm 1,000% sure na nakikita ng PSG na mga tao sa likod ni Kuting, behind the scene, sila ang mga kamera, ang pagiging bangag ni Marcos Jr. Maaari ang mga PSG ay tagakuha pa yan ng maaari, tagakolekta ng pera galing sa sindikato, galing sa kasino, galing sa smuggling. Nakikita nyo yan. Kaya anong susundin ninyo? Batas na binabali ni Hayop na Kuting o hustisya? When I say hustisya, hindi kailangan kayo maging magbang-bang-bang. I'm not saying that. The justice is what? Speak up, voice out, and assemble. Be with us. It's time for you to withdraw. Kung ako, nakikita ako, bangag ang presidente. Anong pipiliin ko? Bangag na presidente na inuubos ang pera ng bayan, na nagpa-party, nagsisesyon, nagta-travel, or hostisya para sa mga bayan, sa aking mga palangga. Ibubuwis ko buhay ko kung ako ang nasa inyo. But I'm not, I will make sure na hindi ako, you know, hindi ako mabawian ng buhay. When I say buwis ng buhay, at ilalagay mo sa risk ang buhay mo para what? Ibokelya sa taong bayan kung gaano kababoy itong Kuting na ito. Kawawa kayo mga palangga. Every single day ng buhay ko. Pagising ko, pagtulog ko, iniisip ko lahat ng kababoyan nila. Hindi ko na maaalis sa puso ko eh. Hindi, kumbaga, sabi ko nga kanina, no turning back. Sabi ko, I started with Balikbayan Box. I started with Tanimbala na ngayon bumabalik na. I did not intend to vlog. Hindi po ako nakisabay lang na, ay, trip ko mag-vlog kasi ang dami ng vloggers. Ay, gusto ko maging sikat. No. You know my story. Dun sa mga taong nag-follow sa akin 2015. Kung may ibabalik ko lang ang buhay ko na hindi nyo ako nakilala, mas peaceful. Diba, hindi ka nagagalit everyday. But I think, may mission ang bawat tao. Minsan tinatanong ko yung Diyos, since Lent naman ngayon, ano ba purpose mo sa akin? Sabi ko gano'n. Sabi ko, ang kinalaban, puro sindikato. Can you believe that? Ang kalaban ko palang gaahawak ang kalahating budget ng national security, ng national treasury. Diba? 5.6 trillion budget and 50% of that ninanakaw ng mga sindikatong nasa gobyerno. Sino si Maharlika na lalaban dito sa mga hayop na to? Baka wala pang ipinapanganak na ginawa. Ang mga ginawa ko, hindi ako nagmamalaki palangga. I'm not. Hindi naman. Actually, nakakapagmalaki ba ito? Na ang buhay mo ay nakasalalay? Na pwede ka nilang gurgurin? Hindi yan bulag yung mga PSG. Hindi kayo bulag mga pulis na mga matipino. You're there to protect us. To give us peace. Bigyan ng maayos na pamayanan, free from droga. Pero anong ginawa? Nakita niyo si Lasso. Dinidibdiban ang mga workers ng PDEA. Walang ginagawa.
tahimik ang Kongreso, tahimik ang Senado, tahimik ang mainstream media, isinalang po na ang ebidensya. Wala pa rin. Sino kakampi nyo? Tignan nyo dyan sa vlog ko, yung tungkol kay Lasso. Harap-harapang inaabuso. Abogado na yun. Matalino. Kayang ipagtanggol ang sarili niya. Pero anong ginawa ng abogado na yun? Si Atty. Delgado. Although may file siya na case sa ombudsman, but he chose to leave and go back to ano, private practice. Sino ka na ordinaryong citizen? Ha? Mga polis na mga, you know, from low to higher, kayo po ay ibabala sa kanya. So mag-isip-isip kayo. Nakikita nyo ang pangbababoy ng gobyernong ito. Tanga na lang kayo kung maniniwala kayo sa loto na maya-maya nananalo. Tanga na lang kayo kung maniniwala kayo kay Tulfo. Kasabwat, di ba? Na-inform ko nga sa inyo. Ayon sa ating puting ngas, tumanggap na ng bribe si Tulfo. May mga pictures ako makalat kasama si Lisa, di ba? Kaya it's all, wala kayong kalaban-laban. Kawawa Pilipinas. Kawawang kawawa kayo. Nakikita nyo rin. Nakahanda na yung mga sandata dyan. Kasi total, pinag-usapan natin, di ba? Bang-bang-bang. Nakahanda na mga sandata. Kakatayo na kayo ng bonggang-bongga na walang kalaban-laban. May baril ba kayo? Pag niluso ba kayo, kutsilyo lang, ice pick lang. Di ba? Ang kalaban nyo, high-powered. Tapos anong kalaban nyo? I speak? Ano? Paano kakalalaban yan? My God, I'm just telling you, itong karimla na nararanasan ninyo, sana sa pagpasko ng pagkabuhay, eh, bumangon na si Kristo. At lipulin lahat ng sindikato. Well, kayo dapat, tayo lahat yun. Tayo ang bumangon. So we have to gather peacefully, religious group, people from the government, from the private sectors, different communities, you have to get up and speak up. Hindi ko kayo kayang kailangan pilitin na maniwala sa akin. Palangga, the evidence is already there. Di ba? Hindi ko kayo inimpluwensya na maniwala kayo sa akin. Tignan ninyo, buksan yung mga puso ninyo, buksan ninyo yung mga isipan ninyo, gamitin yung billions of neurons ninyo. Okay? Kung ginagamit nila ang trillion of money ninyo para sirain ang Pilipinas, you use your billions of neurons to open your mind, open your heart kung ano ang nangyayari sa Pilipinas. It's your decision. Kaluoy man, kawawa talaga. Balikan ko lang yung tungkol sa gentleman's agreement. I hope mabalikan niyo yung first part nito. Hindi po yun ginawa ni Duterte para ibenta ang China.